Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana na sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spenders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger, makababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi makaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos Administration sa katagala, makaabayan, ang kailang mga paninira ang magkatotoho yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nagkapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga bayan, and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before mag-start, mga bayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Maria Midasiplon. Meron siyang 71 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 45 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 14 na mga comments. Conrado Amugawin. Meron siyang 38 na mga comments. And Tony Combong. Meron siyang 34 lahat na mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, acknowledging po natin ating po mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Darl, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. I-greet natin mga kababayan na ating po mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Amy Mapalad, si Lisa Moises from Singapore. Nandyan rin po si Jeline Cason, Masking Digma, Flaviana Abila from Vancouver. Nandyan po si Sarah Bartman Black, Noni Betty, Emma Sarino, Mary Jane Tan, Rose B, Florida Greenfield, Romana Manuel, Jan Esperanza, and hi to Army Lagasso. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ay umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, sa ating po mga kababayan po ng mga OFW, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, happy weekend po sa ating lahat. Okay, so siyempre mga kababayan ko, siya nga pala pasensya po kahapon, no? Kasi wala po si Sir Ivan, kasi nga medyo not feeling well po si Sir Ivan kahapon, mga kababayan. Grabe nga aking, ano, aking sipon kahapon. Yung sipon po na tumutulo talaga, mga kababayan. At saka grabe yung tulo, at saka lagi pong aching ng aching si Sir Ivan. So sakit nga sa ulo eh. So I decided na medyo mag-relax muna ng one day si Sir Ivan. So pasensya talaga. At saka kahapon ang daming gang nag-forward sa atin po ng mga balita, mga kababayan. Sayang nga eh, ang dami pong pwedeng ibalita kahapon. Kasi nga marami po ngayon, marami po kahapon, mga kababayan, na nagpalaganap na naman po ng mga katarantaduhan, mga paninira, mga pangakusa po sa ating gobyerno, lalong-lalo na kay PBM. So dapat po natin pong sagutin, mga kababayan. So like for example, doon po sa ifinoward sa atin, kasi sabi niya, Sir Ivan, please paki-debunk naman ito. Please daw paki-sagot po, gusto po lang marinig po ating opinion dito, mga kababayan. Meron kasing nag-post po. Actually, hindi lang po si Third Floor Studio ang nag-post niya, mga kababayan. Lahat po ng mga vlogger ng kabilang kampo, lahat po ng mga influencers na, mga kababayan, at saka pati po yung Top Correlation, meron pong post katulad nito. Sabi ng mga kababayan, Filipinos believe Marcos family betrayed Sara. Agree ba tayo dyan, mga kababayan?
Filipinos believe daw, abay Filipinos believe, dinala pa nila lahat po ng Filipino makaabayan. Kasi nga kapag Filipino only, Filipinos believe, lahat kasi na Filipino. So dapat, huy, magonggong itong mga DBS na mga vlogger makaabayan. Itong mga kabilang kampo, yung mga anti-Marcos, dapat be specific kayo. Dapat hindi po Filipinos believe. Dapat kami po mga anti-Marcos, kami po mga maka-Duterte, we believe na ang Marcos family betrayed Sara. Dapat ganon. Hindi nyo dalhin po. Huwag dalhin nyo na Filipinos believe. Sa anong ibig sabihin, lahat ng mga Pilipino nag-iisip po na binetrayed po ng Marcos si Sara. Hindi ho yan totoo. At kahit kailan, hindi ho yan nangyari. Bakit? Ang dapat sisihin niyan, kayo pong mga DBS na mga vlogger, yung mga kwanggol na mga vlogger. Ang dapat sisihin niyan, yung lagi pong nagrarally at yung kanila pong mga speaker makakabayan. Kasi nga, ang lahat po namang ginagawa nila, araw-araw, sa kanilang mga platform, dyan po sa kanilang mga rally na mga walang kwenta makakabayan, sinisira nila si BP Sara. Sinisira nila mismo ang mga Duterte. Diba? Hindi kasi sila na-analyze makabayan na ang kalamang ginagawa dyan na mga pangakusa po sa mga Marcos, pangakusa dito sa ating gobyerno, sinisiraan na sa PBBM, gusto nilang pong ipatatalsik po o tatagalin po sa peso si PBBM, yan po ay hindi magandang epekto po dyan sa mga Duterte. Hindi nila na-realize makabayan na ang ginagawa nila, magre-reflect ho yan doon sa mga Duterte. Diba, tingnan nyo, lagi niyong sinasabi na BBM resign daw kasi daw bangag, kasi daw addict, kahit ano pa lang mga sinasabi mga kaabayan, corrupt daw, nagnanakaw, gusto lang paparesignin po si BBM at gusto lang tatanggalin po si pwesto si BBM. Pero ano ang nangyari? Di ba si BP Sara yung nagresign mga kaabayan? Di ba nakarma sila? Si BP Sara mismo dito ang nagresign. So ano po ang inyong sasabihin dyan na pangit po kay PBM? Magre-reflect ko yan at mangyari ho yan sa inyo pong sinusuportan po na poon or politiko. Diba? Tinan nyo nangyari po kay BP Sara. So mismo siya dito ang nag-resign kasi nga siya dito ang naipit makabayan. Nahiya na sobrang hiya na dito si BP Sara at hiyang nahiya na siya dito sa ginagawa po ng kanyang mga alipores. Diba? So ngayon sabi pala makabayan, sabi po dito ni Mark Lopez, babasahin na po natin yung sinabi ni Mark Lopez kasi nakatawa talaga eh. Sabi niya sa totoo lang, hindi naman talaga deserve ni BP Inday Sara Duterte ang maging sekretary ng DepEd. Hindi daw deserve ni BP Sara na maging sekretary po ng DepEd makabayan. Ano bang gusto nila? Gusto nila maging sekretary po doon sa makabayan sa DND. Doon po sa security. Abay, delikado ho 'yan. Hindi kaya mapagkatiwalaan po si BP Sara makabayan. Hindi kaya mapagkatiwalaan po yung mga Duterte. Kasi sila po ay mga pro-China. Diba? Tapos sabi nila, hindi daw deserve po ni BP Sara na maging DepEd Secretary. Hindi sa bagay. Well, totoo naman talaga. Totoo po ang sinabi po ni Mark Lopez. Hindi talaga qualified, hindi talaga deserve po ni Sara Duterte na maging DepEd Secretary. Kasi wala siyang alam makabayan. First and foremost, unang-una, hindi po qualified si Sara. Kasi nga siya na po mismo dito ang nagsabi na wala siyang alam sa pagiging sa education makabayan, so pagiging sekretary po sa DepEd. Di ba mismo pong sinabi niya yan? Ngayon, nagpalusot siya. Ang sabi niya, ulitin na po natin, sa totoo lang, hindi naman talaga deserve ni BP Inday Sara Duterte ang maging sekretary ng DepEd. Mas bagay sa kanya maging presidente ng makabayan. Mas bagay daw sa kanya maging presidente, samantalang hindi niya nga kaya na solusyonan po yung mga issue dyan sa DepEd makabayan. Diba? Hindi nga kaya, mas nag-worst mo ang problema ng DepEd. Tapos ngayon, ang ambisyon pa sila na maging presidente po si BP Sara, nakatawa naman. Hindi nga kaya mga kaabayan, hindi niya nga kaya na magsalita po against sa taga-China mga kaabayan. Tapos pag ambisyonin pa nila na maging presidente mga kaabayan, qualified ba si BP Sara na maging presidente? Please comment just baba. Babasahin natin yan mamaya ni Sir Ivan makabayan. And also sabi pa dito po ng mga gonggong na nakisakailan daw si PBM ang mga Marcos sa kasikatan daw ng mga Duterte makabayan. Agree ba tayo dyan? Nakisakailan daw ang mga Marcos sa kasikatan daw ng mga Duterte? Yan po ay fake news. Malaking fake news na makabayan. Kasi nga kung babalikan ho natin,
Kung babalikan ho natin, ito pong survey na inalabas mo, mga kabayan, I think that is 2-3 months ago yata to, na kung maalala natin, di ba napalabas po yung Okta Research. Sa ayon dito sa Okta Research, 31% of Filipinos support President Marcos. Only 20%, tadaanin niyan, mga DBS, only 20% favor the Duterte family and their political allies. Sa pro-Marcos, mga kabayan, dito po sa NCR, tingnan nyo, 43%. Versus dito sa mga Duterte, 14% lang makahabayan sa NCR lang. Sa Balance Luzon, 32% po ang dito sa mga Duterte, only 7%. Sa Visayas, 38%. And dito po sa mga Duterte, 18%. Sa mga Marcos, sa Mindanao, 17%. Siyempre, baluarte kasi yan ng mga Duterte makahabayan, ang Mindanao. So, malakas sila dyan. 53% po ang mga sumusuporta dito sa mga Duterte. Ang average niyan is only 20% lang po ang sumusuporta dito sa mga Duterte versus sa mga Marcos. So dito pa lang po sa graph natin, dito pa lang po sa survey po na inilabas po ng Okta Research, nakikita natin na mas marami talagang supporter ang mga Marcos. Pero hindi kasi nila yan matanggap, kaabayan, kasi gusto talaga nila, at gusto talaga nilang lukuhin po kalang sarili na mas malakas pa at mas sikat pa yung mga Duterte, kaabayan. Diba? Niluloko na nila ang kanilang mga sarili. Nakakatawa naman. Sila, totoo naman kaabayan, sa totoo lang, sila po dito naglulukuhan. Kahit dyan po sa mga rally nila, di ba, natawa talaga ko eh. While manood ko sa mga rally nila, ang tatanga naman ito. Sila naglulukuhan dito. Tapos gusto pa nga nila, makaabayan, magkaroon na daw dito ng IDSA People Power Part 2. Part 2 ba yung sinabi ng taga SM9? Meron kasi sinabi yung SM9, makaabayan, at ang sabi dito, yung presidential adviser on political affairs, yung lagi nilang ini-interview doon sa SM na makabayan. Tapos sabi niya, dahil daw sa pagbibitaw daw ni PB Sara bilang deputy secretary na makabayan, sabi niya, posibleng humantong sa IDSA People Power ang pagbibitaw ni PB Sara Duterte sa gabinete ni PBM. Posible daw humantong sa People Power, makabayan. Ilang beses na ba nila sinabi na gusto nila mag-people power? Ilang bisis na po nilang ginawa, makaabayan, napuno ba? Napuno ba ang kanilang binyo? Kan nga last time doon po sa isang basketball court, makaabayan, hindi kanila mapuno, tas people power ang kanilang sinisigaw dito. Hindi kanila mapuno kanilang binyo, hindi kanila mapuno ang kanilang rally doon sa basketball court, makaabayan, tas people power pa? Nakatawa naman. Siguro, kasi nga ilan naman sila. Sa totoo lang, noon pa man, makaabayan, ilan na po sila mga supporter po ng mga Duterte. Tapos mag-isip kayo na people power daw. It's a people power. Nakatawa naman. Ngayon, makaabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo. Kasi nga, meron kong nakita na video or interview doon po kay Dr. Willie Ong, makaabayan, si Senator Amy Marcos. Yes, kahapon, meron po siyang interview. Before po nag-vlog si Aiba, nakita ko that is 7 hours ago yata yon. So meron pong interview itong si Senator Amy Marcos doon po kay Doc Willie Ong. Kasi in-interview po ni Doc Willie Ong si yung mga mababatas, para daw maiwasan yung mga fake news, makaabayan. Kung maalala ho natin, di ba lagi lang sinasabi na sumakay lang daw sa kasikatan si PBM, mga Marcos, dito sa mga Duterte. Sabi lang, makaabayan, ngayon hindi daw nanalo si PBM kundi daw dahil kay BP Sara, makaabayan. Di ba lagi lang sinasabi niyan? So dito po sa interview kay Senator Amy Marcos, maliwanagan lahat. Ito yung malaking sampal talaga sa mga DBS na nagdi-dreaming pa rin po, makaabayan. Dito po sa kanilang claim na nanalo na daw si PBM dahil po kay BP Sara. Actually, malaman nito ito, makaabayan, dito ko na-analyze na si Senator Amy Marcos, parang ayaw niya, hindi niya bet si PBM na maging presidente. O hindi niya bet si PBM na tatakbo po bilang presidente. Kasi dito niya nasabi, makaabayan, na ang gusto talagang patatakbuhin po ng presidente po ni Senator Amy Marcos, yung pong si BP Sara. Narandaman ko dito, makaabayan. Pero nung pinuntahan daw nila ni Senator Amy Marcos at saka ni PBM si BP Sara, makaabayan, kasi daw hindi po ito kilala po ni PBM. Pero si PBM, ang pamilya Marcos, si PBM, talagang desidido po sila at final po ang decision po ni PBM na siya po ay tatakbo bilang isang presidente. Pero nang time na yung, makaabayan, hindi po niya kilala itong si BP Sara. So ang plano pala dito,
ni Santa Amy Marcos, kaya nga pinuntahan nila si Pepe Sara dun po sa Davao, mga kababayan, kasi gusto pong patakbuhin po ni Santa Amy Marcos itong si Pepe Sara bilang isang presidente. Pero siguro na-realize po ni Sara, mga kababayan, na hindi niya po kayang talunin si PBM. Hindi niya kayang talunin po si PBM. So siya po mismo ang umatras, mga kababayan. Siya po ang gustong umatras dito kahit talagang kinumbinsin siya dito ni Senator Amy Marcos na tatakbo, pero ayaw po ni Pepe Sara kasi gusto lang po niya daw, ayon po ni Senator Amy Marcos, gusto niya lang po daw natatakbo bilang mayor. Pero kinumbinsin siya ni Senator Amy Marcos na kahit na lang daw tatakbo bilang vice presidente para masamahan niya si PB, mga kababayan. Kasi nga parang lonely daw kasi daw wala dang kapartner itong si PBM. So kinumbinsi po ni Senator Amy Marcos si PB Sara na tatakbo bilang vice ni PBM. For more details, let's watch this. Mula noong 1986, after a few years, na-imagine niyo mo ba na 2022? Hindi. Si President Bongbong. Hindi ko akalain talagang pero siya talaga ang pinapatakbo sa family niya. Oo naman. Hindi talaga dapat parang ganoon kasi nga maraming nagko-comment gusto kayo eh. Ala kasi nga ang tatay ko nga old school, sabi ko sa inyo eh, old school yun, ayaw niya yung mga girls, kawawa naman, bakbakan sa politika, masasaktan ganyan. Kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, one of that? Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Okay. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang pangulo, si Bongbong bilang vice president. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president? Bilang vice. Ah, okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana akala ng lahat kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya, lahat nangungulelat, 14, 13, ang layo niya talaga sa ano lahat. Ano to, mga mga April 2021. She was way ahead talaga naman, alam naman natin nun, walk over yun kung tumakbo siya nun. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao. Walang gulo, ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. And, noon nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign na sa kabinete. Itong hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang o baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Diba? Alam mo naman, maraming manggagatong. Manggagatong. Mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya, wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. Pag nakikita ko minsan, Sen Aimee, nakita ko minsan yung mga Duterte supporters, di ba? Oo. Medyo iba yung mga statement nila sa iyo minsan. Tapos minsan naman yung mga President BBM supporters. Nagagalit rin sa akin. Din. Kaya nga eh. Hirap parang na hirap na ako eh. Tama. Kaya nga. Ayan nga eh. Parang nahihil. Hindi ba pwedeng
wala na ba, may way naman siguro magkaayusan? I think pag nag-aayusan yung bansa, gaganda naman. Diba? Ayun na nga yung dinadasal ko noon na magkaroon ng unity pag United North, United Solid South. Eh di sana solid na lang lahat. Wala na tayong iisipin kundi kalusugan, kabuhayan, kaunlaran, kapayapaan. Eh eto nga, nagkagulo-gulo pa. Eh nagkakaisa na, marami pang nanira. Nalulungkot nga ako, hindi ko nga alam kung saan tayo patungo ng ganito. Ito eh, balik na naman sa bakbakan. Sa nababasa ko, lahat inaasa sa iyo. Nako! Parang nako. Ikaw, ikaw ang nasa gitna eh, nasa eye of the storm. Doon na nga diba? Eh. Close ka sa both sides. Tama. Kailangan talaga magmuni-muni, magkonsulta, at pagdasal, yes, yan ang kailangan ko ngayon. Anong kung paano. Dinadasal mo ngayon? Ang dinadasal ko, ang ating bansa, syempre, at... wala naman kundi kapayapaan at bigas, bigas pa more. Para walang gutom at walang marahas. Magdadasalan doon sa makabayan kung paano po ibalik, mag-unite po yung Duterte kasi ko yung Marcos. Bakit niya naisip yan? Kasi siya po dito yung naipit makabayan. Diba, Corp. Amrong? Siya po dito ang ano ang naipit. Siya po dito ang nasa gitna makabayan. Kasi nga si Bray, ano siya, parang naging confusing, na-confuse siya dito kung saan siya dito datapig. Sa Marcos ba o sa mga Duterte? Kasi dapat siyang ano, mamili po ng isang makabayan. Kasi kapag doon siya sa mga Duterte, ay siyempre normal talaga yan at expected talaga yan na ayaw po siyang supportahan dito ng mga maka-Marcos or na mga loyalista. Ngayon pa nga lang makaabayan, ang dami ng galit dito kasi Tommy Marcos, ang dami na pong dismayado sa kanya. Bakit? Kasi palagi pong bida dito si Pepe Sara, palaging bida dito si ano si Digong. Di ba napansin ba natin yan? Lahat po ng mga tirada dito or meron po mga umatake doon sa mga Duterte, lagi niyang sinasangga makaabayan. Lagi niyang ano, lagi niyang parang ano, parang siya yung ditong aatake. Na instead po ang sasagot dito yung mga Duterte. Pero siya po lagi ang ano ang atake makabayan, 'di ba? Dahil sabi niya utang na loob daw. Pero dahil po sa utang na loob niya, doon po sa mga Duterte, siya dito po yung ano nang parang na roll ball makabayan. Siya dito po yung hindi niya alam kung saan siya dito pepesto. Kasi nga ang kanyang political career makabayan mukhang nag-fade na at mukhang namiligro na dito makabayan. Correct me I'm wrong, 'di ba? Tapos sabi niya makabayan, marami daw nanira sa kay BP Sara. Marami daw nanira po sa mga Duterte kasi marami daw insecure makabayan. Sino ba ang insecure dito sa mga Duterte? Sino ba ang una ditong nag-shots fired, ang una pong tumira sa mga Marcos makabayan? 'Di ba mga Duterte? Tapos ngayon, babalik rin niya. Meron daw marami daw insecure sa mga Duterte makaabayan. Marami daw insecure kay BP Sara. I don't think so. Hindi po. Hindi po. Walang plano pong umatake yung mga maka-Marcos. Walang plano pong umatake yung mga pro-admin na mga vlogger kung hindi po yon inunahan ni Aling Maliit. Diba? Tapos sumakay lang itong si Tambalos Losara makaabayan. Sumakay siya kay Aling Maliit kasi nga siyempre ito kasi yung partner itong si Aling Maliit. Kasi nga si Aling Maliit makaabayan, alam ho natin yan. Mataas po ang kanyang experience na kaya niya pong magpatanggal ng isang nakapwesto po na presidente makaabayan. Kayang-kaya niyang bumuo po ng destabilization effort. Ito pong si Aling Maliit. Kaya dumapig doon itong si Tambalos Losara makaabayan. Sakto bang analysis si Ivan? Diba, i-correct nyo po si Ivan kung mali tayo ah. Pero siyempre, ang magkukorek sa atin, ito pong mga DBS na mga vlogger. Anyways, makaaban ko. So, before ito magpatuloy po sa ating mga banat doon sa kabilang kampo, kasi nga ang dami talaga ng mga paninira makaabayan. Grabe yung mga paninira nila ngayon kay PBM. Pero isa-isahan natin. Siyempre, ipakita mo natin makaabayan yung ating pong good news. Kasi nga, siyempre si PBM, nakita ko kasi... na meron siyang inatinan po na inaugurasyon yung opening po sa pinakamalaking hotel ngayon sa Pilipinas. Yung Grand West yata yun, if not mistaken, pinakamalaki po na hotel sa Pilipinas. And after that, isummary po natin sa balita yung nangyari pong servicio fair makaabayan na pinangunahan po ni SMR. So for more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng pinakamalaking hotel sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente live. Kenneth? Dominic, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng isa sa mga pinakamalaking hotel dito sa bansa.
Alas 5 ng hapon nang dumating ang Pangulo dito sa Parañaque City para pangunahan ang pagbubukas ng Grand West Side Hotel. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mga ganitong establishmento para mapalakas pa ang ekonomiya ng bansa. Patunay din anya ito na unti-unti nang nakababango ng sektor ng turismo mula sa dagok ng pandemic. It is an important addition to the company's impressive lineup of prestigious development projects, as well as to the Philippine tourism and hence to our economy. This is particularly noteworthy considering the remarkable growth of the tourism sector, which contributed 8.6% to the country's GDP last year of 2023. Thanks to this hotel, we can do more. Not only can we accommodate the resurging number of local and international tourists coming to this side of Metro Manila, but we can also expect our entertainment city to become better known and even more distinguished. Dagdag pa ng punong ehekutibo, magiging daan ang mga ganitong establishmento para makapag-generate ng trabaho para sa mga Pilipino. Dito rin anya mas maipapakita ang pagiging maalaga, magiliw at hospitable ng mga Pinoy. We foresee not only the entry of more tourists, but also the generation of more jobs, of new businesses, and of greater opportunity. In fact, many have benefited from the actual construction of these projects, around 20,000 direct and indirect jobs. Kasunod niyan, tiniyak ng punong ehekutibo na tuloy ang mga inisyatiba at pagsisikap ng pamahalaan para mas mapalakas pa ang ganitong uri ng industriya. As this administration continues to formulate policies, foster social cohesion and development, and build better and more infrastructure, One thing is clear. Our work together can help empower the Filipino in ways that will allow them to contribute to our society and to enjoy themselves while doing that. Indeed, all of us share the desire to raise sustainable, complete, well-rounded communities that even the next generations can enjoy. Dominic, ang Grand West Side Hotel ay dalawang 19-story facility na may tinatayang 1,500 na kwarto at accessible nga ito sa gateway ng bansa, ang Ninoy Aquino International Airport. Naging matagumpay ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serviso Fair sa Surigao del Sur kung saan naabot sa 560 milyon pesos na halaga ng tulong at serbisyo ang naihandog ng pamahalaan. Bukod naman dito, tatlong malalaking programa pa ang inihatid sa lalawigan. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Ito ako, tayo ay Pilipino, isang bansa, dapat magkaisa. Sa isang masaya at makulay na pagkakaisa concert, nagtapos ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serviso Fair sa Bisling City, Surigao del Sur. Bago ito, bumuo sa probinsya ang iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. Ito na ang 20th leg ng BPSF caravan na pinaunahan ni House Speaker Martin Romualdez. May mga tulong pinansyal, sako-sakong bigas at iba pang serbisyo at programa mula sa 46 participating national government agencies. Sa kabuuan, aabot sa 560 milyon pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang naihandog dito ng pamahalaan, kaya't ang mga residente masayang masaya. Maraming salamat po dahil sa ganitong paraan makakatulong po kayo ng maraming tao, sa mga pamilya, sa mga estudyante at sa mga nangangailangan po. Bukod naman sa BPSF, tatlong malalaking programa pa ang inunsad sa Surigao del Sur. Isa na riyan ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program na tugon ng pamahalaan sa gitna ng mataas na presyo ng bigas. 2,000 benepisyaryo ang nabigyan dito ng tig 2,000 pesos na financial assistance at tig 10 kilong libreng bigas. Abangan, within this year, itong taon, bababa na yan, huhupa na ang presyong bigas. Pero habang hindi pa nangyayari yan, andito po ang ating CARD program. Nariyan din ang CIBOL program para sa mga maliliit na negosyante. At para naman sa mga mag-aaral, itinampok din sa lalawigan ang ISIP for the Youth program.
itutuloy natin itong ESE program at susuportahan natin lahat ng estudyante, hindi lang sa Bisling, hindi lang sa Surigao del Sur, pero sa buong Pilipinas. Sa tatlong packet events sa lalawigan, nasa 6,000 benepisyaryo rin ang nakinabang. Yan, so palakpakan naman natin po ang Marcos Admin, mga kabayan. So nakita natin po na kung gaano po dito ka-hardworking si PBM, kung gaano rin po dito ka-hardworking itong si SMR, mga kabayan. Kung gaano dito ka-hardworking po nagtatrabaho ang ating mga official dyan sa gobyerno natin, mga kabayan, ganun rin po ka-hardworking na nira itong kabilang kampo. Diba? Mga walang kwenta talaga eh, na instead po na sila po itutulong dito, mga kabayan. Tapos may nakita nga ako ka-other day na meron pong nag-post yata, I think si Jugalbot yata yon, si AB Jugalbot, mga kabayan. Yung napaka-rabbit talaga na anti-Marcos at saka maka-Duterte, mga kabayan. Kasi sabi niya, naging ayuda nation na da ngayon ang Marcos Admin. Wala dang ibang nagawa po na programa ang Marcos, makabayan, at saka proyekto, kundi puro daw pamigay ng ayuda. Puro daw pamigay ng ayuda, makabayan. Eh, buta, di ba? Nakita, mismo na nga sinabi niya, puro pamigay ng ayuda. Sakyan natin yan. Kasi nga, kung puro pamigay po ng ayuda, makabayan, ang ibig sabihin, hindi corrupt ang Marcos Administration. Diba? Hindi po binulsa ang pera ng bayan, kundi talagang ibinigay, makabayan. Full support talaga, full blessing po ang babigay dito ng program ng ating gobyerno doon po sa ating kababayan po, nangangailangan talaga ng tulong, makabayan. Hindi kasi corrupt ang mga Marcos at hindi po corrupt ang Marcos Administration. Kaya kaya nila mamigay po ng ganun kalaki na mga ayuda, mga kabayan. Pero fake news ang sinabi po ni AB Jugalbot na wala pong ibang mga proyekto, wala pong ibang mga programa si PBM, marami po. Sila po ay bulag, mga kabayan. Hindi kasi nila po titingnan at ayaw lang tingnan at ayaw lang kainin. Bakit? Kasi nga mabubulunan sila dahil po sa kanilang pride, mga kabayan. Diba? Dahil po sa kanilang pride, ayaw lang manood po ng ibang programa ng ating gobyerno kasi nga ayaw lang malaman at ayaw po nilang ibalita sa kanilang mga supporter na meron pong ginagawa po ng mga proyekto si PBM. Ang iba natapos na, ang iba ongoing po. Pero ang mga proyekto po ni PBM, talagang pangano pang matagalan, makabayan. Yan po ang nabaganda sa isang Marcos. Pero hindi kasi na po kaya po na matanggap yan. Kasi ang gusto lang ng laging number one at gusto lagi po nila na maging bida dito yung mga Duterte. Pero hindi na po yung mangyayari. Bakit? Kasi nga nahubara na po ngayon ang mga ginagawa pong kaburusgan ng mga Duterte. Nalaman na po ng taong bayan ang mga katarantaduhan pong ginagawa ng mga Duterte na ngayon po naglabasan na, makabayan. Okay? So ngayon, asya nga pala, may nakita kasi ako na video, makabayan, doon po sa Twitter. Ang background na video, if not mistaken, I think si Man Scarpio yata to. Siya po daw ha, hindi ko sure kung siya ba ito, makakabayan, kasi medyo iba yung boses eh. Pero ang ating pakinggan dito, ang mismong sinabi. Kasi nga, nag-react siya dito, makakabayan, sa pag-resign po ni Pepe Sara bilang isang DepEd Secretary. For more details, let's watch this. Ang resignation ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary ay nagpapakita lamang na sa simula pa lang, hindi siya talaga sincere, wala siyang pakialam sa sektor ng edukasyon. Para sa kanya ay instrumento lang para sa politika ang DepEd. Na maniobra niya na mailagay yung sarili bilang DepEd Secretary na isa sa mga ahensya ng gobyerno na may pinakamalaking budget. At ngayon na dahil hindi na nakakatulong sa kanya na manatili pa sa gabinete, ganun lang kadali na bumitaw sa kanya. Hindi nga man lang maipaliwanag ang kanyang mga dahilan bakit siya nagbitiw, di ba? Hindi ito magandang ehemplo ng pagiging public servant na hindi ka nagpapaliwanag sa iyong constituents kung bakit ka bibitaw sa pwesto. Pero sa bahagi ng taong bayan na sa atin nagiging mas malinaw yung mga motibo kahit hindi niya outright na sabihin. Ito ay paghahanda na rin niya at ng kanyang political camp para sa darating na eleksyon dahil nga gusto nilang manggain na talaga ang kapo ng mga Marcos dito sa ating political arena. Diba, napansin ko, makabayan, si Manscarpi ba talaga yun? Well, hindi ko lang sure ha, kasi nga doon ko ito nakita sa Twitter. Pero kung titingnan natin po,
Parang yung tonation, parang iba eh, parang familiar sa akin eh. Parang iniba lang kasi yung tono ng boses, makabayan. Parang hindi siguro si Manscarpio. Kasi nga, parang imposible sa akin na, parang imposible talaga na sasabihin nyo ni Manscarpio. Pero marami kasi nagtatanong, makabayan, okay na ba yung estado ngayon ni Manscarpio at saka ni BP Sara? Diba? Eh, kung ano pa, i-comment naman dyan sa baba para at least ma-update rin po si Ivan. Okay? Kasi wala kong masyadong idea dito po sa estado ngayon ni Manscarpio at saka ni BP Sara. Sabi nila, nagka-labo-laboan ng makabayan, nagka-batuhan daw ng hindi maganda ng mga salita, kaya daw merong dito, parang ganun po ng koko ang liig po ni BP Sara, makabayan. So, hindi natin alam. Ayaw ko pong i-confirm na ito po si Manscarpio, pero nakita ko lang po ito doon sa Twitter. Pero kung yun po ang totoong sinabi po ni Mans, makakabahin, di ba ang pangit talaga? Parang sinampal ng 10 beses si BP Sara. Hindi talaga qualified po na maging deputy secretary itong si BP Sara, makabayan. Di ba? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo. Ito pong vlog po ni Mike Abbe, kasi nga, sa totoo lang, di ba, nung time po na nag-resign na si BP Sara, makabayan, ang masyadong umingay dito na pangalan, di ba, si Lenny Robredo, gusto daw ng taong bayan, gusto daw ng mga netizen na si Lenny Robredo daw yung papalit dito kay BP Sara bilang isang DepEd secretary. For more details, let's watch this. Hindi lang pang-asa, siguro pwede naman yung kanilang mga idea at bahala ng Pangulo kung anong gagawin. Ang tinutukoy ko po, marami at mukhang nauuna ang pangalan ni dating Vice President Lenny Robredo sa kanilang sinasabi na siya daw ipalit. Siya daw ang maghawak ng pagiging sekretary ng Department of Education kapalit na nag-resign na si Sara Duterte na kasalukuyang Vice President. Naku po, pag nangyari ito, malamang baka hindi makatulog ang mga DDS. Baka hindi makatulog ang mga vlogger nila at mga supporters nila dahil matagal na silang gigil na gigil kay Lenny Robredo at mga piklawan dilawan. E di lalo na pagka yan po ay ginawa. Although yan ay suggestion or sinasabi, idea ng ating mga kababayan, ay yan din na sinasabi. Hindi nawawala ang pangalan ni Attorney Lenny Robredo. Aba, eh, kung qualification ang pinag-uusapan, meron. Ha? Dahil abogado ito at malapit sa mga bata, pangalawa, alam niya kung ano ang problema na kinakarap ng mga estudyante at ng mga public school teachers at mismo ang Department of Education. Eh, tumakbo nga ang presidente yan eh. Natalo nga lang siyempre ni President Bongbong Marcos ngayon. So, siguro kung pagiging sekretary, mas kayang-kaya niya. Pero yun po'y idea ng ating mga kababayan. Inuulit ko, si Pangulong Marcos ang mayroong appointing authority. Siya po yung may lahat ng authority sa pag-appoint kung sino ang kanyang gustong pagkatiwalaan. Pero hindi po masama dahil idea lang naman ang sinasabi at suggestion itong taong bayan. Hindi ko alam kung inaasar nila ang mga Duterte, kung inaasar nila ang mga DDS. Pero kung sakaling yan ang mangyari, nako, ay umuusok ang mga tambotso ng mga anti-Marcos. Isipin mo kung nag-resign si Sara, o nag-resign na nga si Sara, tapos ang ipapalit ay yung, di ba, tinanggal ni Duterte nung ito ay presidente pa bilang cabinet secretary, bilang member ng gabinete, si Lenny Robredo. Abay, katakot-takot na kantsawan at siguro pag-iinsulto yan. Isipin mo, lawyer, vice president, si Sara Duterte, nag-resign tapos papalitan ng dating presidente at abogado rin. Aba, talagang kakaiba. Hmm? At hindi siguro masama. Dahil ang Pangulo, base sa record, hindi, si Pangulong Marcos, tinutukoy ko, hindi yan nakatingin sa kaalyado o kung sino man. Ang kanyang tinitingnan at ilang beses niya sinabi, kung sino ang pwedeng makatulong sa kanya at makatulong sa mga mamamayan, kahit sa ang partido ka nang galing, kahit oposisyon ka pa, kahit anong kulay ka. Aba, yung idea ng taong bayan, kung masusunod, pasok dun ho sa hinahanap ng ating Pangulo na may kakayanan at hindi galing sa kanyang partido, kahit siyang galing, basta kaya, pwede. Tingnan natin kung ano. Naku,
dito talagang tumataas ang kilay o salubong ang kilay ng mga DDS sa isyong ito. Ha? Kasi alam mo na, maaaring yung mga yan ay iba sinasabi, ha? Na gustong ipalit ng Pangulo kay Sara Duterte. Ha? At mag-iiba talaga ang kulay at mundo ng politika ng mga DDS. Ha? Hindi lang siguro uusok ang tambutso ng mga yan. Lalo pang iinit ang kanilang mga batikos at pag tatalumpati sa kanilang mga rally kahit kakaunti ang audience nila. Pagka ho, galing sa oposisyon, galing sa isa sa malakas na naging kalaban ni Pangulong Marcos, nung Uniteam, Marcos, Bongbong Marcos noon at Sara Duterte. O, di ba? Anyway, tingnan natin. Wala naman hong pwedeng makapagsabi ng siguro dyan na yan ang ilalagay o hindi. Pero inuulit ko, ang aking pagtalakay na ito ay base doon sa naglalabasang idea ng mga mamamayang Pilipino, mga followers, subscriber at viewers ng aking mga channel at ng iba pang mga social media platform na yan po yung sinasabi. Although marami ho ang pinagpipilian sila, pero ang Pangulo wala pang sinabi kahit na short list kung sino ang pagpipilian, wala pa until now. Pero palagay ko ay sa lalong madaling panahon ay bibigyan niya ng pansin dahil nga po ang pinaghahandaan nating lahat, hindi lang ng administrasyon, ay ang is opening ng school calendar, opening nga po by next month, July, para sa 2024-2025. Okay? At hindi ho pwedeng walang sekretary dyan. Hindi pwedeng siguro OIC lang. At tamang-tama, magre-resume ang Congress. Malapit na rin. So pag nag-appoint ang Pangulo ng bagong sekretary, kapalit na nag-resign na si Sara Duterte, si Inday, ay yung ipapalit dyan ay siguradong kaagad-agad isasalang sa makapangyarihang commission appointment dahil mahalagang makonfirm yan bago nga para maging full-time secretary kung sinuan para sa napakalaking departamento. At kung sakali na si dating Vice President Lenny Robredo, abay ang mailagay dyan, hindi mahirapan sa CA yan. Hindi lang maraming kaibigang congressman at senador, kung hindi meron naman hong qualification. Ay tumakbo nga hong presidente, hindi nga lang nanalo, ay doon pa kaya sa isang departamento lang. Ay so, ayan o. Naku, alagay ko'y kaabang-abang talaga. Pero tulad ng sinabi ko, idea po nyo yan, suggestion yan, entitled kayo dyan. Entitled tayo lahat sa ating mga idea, sa isang demokrasyang bansa, at sa isang presidenteng katulad ni Pangulong Marcos na open sa mga idea ng iba-ibang sektor tungkol sa posisyon sa kanyang administrasyon. Any comment, reaction? Sige lang po. Okay, so mga kaabayan ko, itanong ko rin po dito, ulitin ko lang po, okay ba sa inyo na i-appoint mo ni PBM si Atty. Leader Robredo? Please comment dyan sa baba, babasahin natin yan po mamaya. Pero nagsabi na po si Lenny Robredo, mga kaabayan, na siya po ay nakapag-design ho dito. Di ba nagpaalam na siya sa LP, sa Liberal Party, na siya po ay tatakbo bilang alkalde po doon sa Naga. Di ba mas po yung sinabi po ni Lenny Robredo, mga kaabayan? So ito po ay malabo, para sa akin parang malabo na nakukunin po si Lenny Robredo. Pero depende, pero siyempre depende kasi yan ni PBM, mga kaabayan, kung ito pong si Lenny Robredo ay siya po ay mag-apply. So, meron na po akong nakita na balita, mga kaabayan, na si Stella Kimbo, kilala ba natin si Stella Kimbo, siya po'y inoferan daw ng ating gobyerno na papalit ito kay Pepe Sara. Pero dinecline niya, mga kaabayan. Dinecline po ni Stella Kimbo yung offer po na siya po ay papalit kay Pepe Sara. And also, meron na pong nag-message sa akin, mga kaabayan, na tutulungan daw natin si Ma'am Rita Gade. Nakalimutan ko lang kung sino nag-message noon, pero merong nag-message ko sa akin, sabi niya, Sir Ivan, please tulungan natin po si Ma'am Rita Gade. So, kinunta ko kaagad po yung taga-PCO, mga kaabayan. Nagpapakasakali si Sir Ivan kasi meron lang po tayong kaibigan po dyan po sa PCO. So, nang kinausap po siya tungkol po kay Ma'am Rita Gade, wala po silang power, mga kaabayan. Ito po ang exact na word. Sinabi po na taga-PCO, wala silang power na mag-appoint po ng isang tao, mga kaabayan. Wala silang power. Kasi si PBM lang po ang pwedeng gumawa niya, mga kaabayan. At saka, pwede rin po, sabi po ng taga-PCO, kumbinsihin daw natin na mag-apply po si Ma'am Rita Gade bilang dito po sa posisyon po bilang Deputy Secretary. At syempre, makita naman po yan ni PBM. So, who knows? Hindi natin alam. Ang magawa lang po natin, mga kaabayan, kumbinsihin po natin si Ma'am
Ma'am Rita Gadi na mag-apply bilang sa Deputy Secretary at papalit po kay BP Sara. Okay? So, yun po sinabi po taga PCO. Wala silang power, mga kabayan. So, ang pwede na po nang gawin, kumbisihin natin po si Ma'am Rita Gadi. Okay? So, babalik tayo po doon sa balita kay ano kay BP Sara, mga kabayan. At saka doon rin po sa insidente ng hacking. Di ba, nabalitaan na ba natin? Meron pong hacking, mga kabayan. Meron kasi akong nakita po na isang video, evidence, at ito rin po, ano, ito rin po i-connect natin po dito kay Chrisette Loretcho, mga kabayan. Di ba, kilala ba natin si KLC? Yung napakarabid talaga na aso ni Digong, mga kabayan. Di ba, si KLC, si Chrisette Loretta, Loretta ba siya? Loretta Cho. Kasi nga, meron siyang paninira dito kay PBM. Araw-araw man talaga yan. Pero playing safe kasi itong si Chrisette Makaban, si KLC. Hindi siya mismo direct po na nag-post niyan. Meron siya kasing gagamitin po na post ng iba, pero meron siyang caption po na sa kanya, makabayan. So nakita natin at saka kung i-analyze natin, paninira po yun kay PBM. Pero i-debunk natin, makabayan, at babaliktarin ho natin. But before that, isermar natin. Nandyan po si Michael Venus, Lerma Sondita, Joy Tevez. Kasama rin po natin si Four Lovely Grandma, Tagalog Nag TV, Rose Guevara, Julie Pintor, Elizabeth Habihan, Aspernito, Helen Samudio. Nandiyan rin po si Aneth Aligre, Nonay Florin Hills, Marites Solentino, Liani Reed, Florifee Gumapang, Lee Y. Tanzo, Biyahin ni AJTV from South Korea. Nandiyan rin po kasama natin si Vani Yap. Nandiyan rin po si Nestor Potian from Norway. Jess Tubtub, Evelyn Garcia. Hi to Ma'am Aurora Mercado and family ng Mangaldan, Pangasinan. Nandiyan rin po si Visitacion Garcia, Moneth Borremio, and hi to Ronilyn Lamsen from New Zealand. Okay. So, anyways, makaabahan ko, ito pong balita na to, actually, ito po, ano, ito po ay forward sa atin po ng ating viewer. Gusto kasi niya na, ano, na i-debunk daw, pitikin daw natin, kukurutin natin po itong si Chrisette Makaabahan. Kasi nga, medyo sumusubra talaga eh. Itong si Chrisette Loretta Cho, sumusubra, makaabayan. Alam ho natin, ang kalang ginagawa dito, ang iba, mga sarkasam lang. Katulad po kay Sas, makaabayan, parang sarkasam yung dating. Katulad rin po ito kay Chrisette. Kilala ba din si Chrisette? Yung pong magaling po humawak po ng isang pututoy na magmakaabayan. Diba, Chrisette? Parang galing sa ano to eh. Chrisette, ang galing mo talaga humawak ng pututoy. Ito, gunggong kasi ito, makaabayan. Nabalitaan ko kasi na ito po'y mukha daw ha, Chrisette. Sabi ko lang, mukha lang na ikaw daw ay ano, ng budol. Ayon po sa nag-comment sa iyong Facebook page. Mamaya, babalikan natin yan. Dito muna tayo, makaabayan. Kasi nga, ito pong si Chrisette. Ang sabi niya, dito po sa kanyang post po ni John Abinanes, diba sabi ko sa inyo, hindi direct po siyang magsabi, makaabayan. Kasi sabi nito ni Chrisette, kung may time machine daw, kung may time machine lang ako, di ako babalik sa time na buhay ang lola ko. Balik ako dito sa time na to. Sabi niya, makaabayan, babalik daw siya sa time na to, yung nangyari, yung nakausap po ni PBM, ni SMR, itong si BP Sara. Kasi nga, dito sa picture, makaabayan, ipalit ko lang po yung picture po ni John Avines, kasi ang original po ng post to, si John Avines. Sabi niya, awkward, look at their body posture back when they were but beggars of Sara's favor. The bonding cousins couldn't stand straight with confidence in front of Sara. They're like frightened kittens in front of a mighty eagle. Now the same bonjings act like they own the Philippines. Hindi ba ang paninira kay PBM sa kay SMR, makaabayan? Ang sabi niya, kapag kaharap na nila itong si BP Sara, parang takot na makaabayan. Frightened kittens daw yung dalawa na to. Takot ba si PBM yung posture na ganyan, makaabayan? Diba yung posture na ganyan ay talagang nakinig ho yan. At si PBM po, at si SMR, they are good listeners. Siyempre, nagsalita po si BP Sara, makaabayan, hindi natin alam ang kanyang idea dito, kaya sila po'y nakinig. Ang sabi kasi ito ni John Avines, takot na takot daw silang dalawang makaabayan kay BP Sara. Agree ba tayo? Takot ba, makaabayan? I don't think so. Takot ba? Tinan nyo ngayon, nag-resign nga eh. Nag-resign nga si BP Sara eh. Takot ba? Natakot ba kami nang sinabi po doon ni Butanding na maging leader na ngayon ng mga anti-Marcos rally itong si Sara, makaabayan? Hindi po takot ang mga maka-Marcos. Hindi po takot ang mga lulista. At lalong-lalo na,
Handa po sa pagbakbakbakan ang mga pro-admin ng mga vlogger. Let's get it on. Hindi po kami takot kasi alam ho namin ang kapasidad, alam po natin po ang kakayahan po ni BBM at ng Marcos Administration. Hindi po matatakot ang mga Marcos sa kanilang mga kababayan ng mga Duterte. Tapos sabi pa dito mga kababayan, sabi dito ni Hitad, sabi niya, kasi nga 'di ba ang plano nila that is July 20 mga kababayan. July 20, supposed to be July, before July 1 nga yung plano nila na dapat na matanggal na sa piso sa BBM. Pero hapit na po, malapit na po yung June 30 mga kababayan. Nasaan na po yung video nila ang sinasabi na pulburon video mga kababayan. Sabi po dito ni Hitad Marcos Jr., kabado na daw sa video ng uto naman po. At saka nakatawa dito na uto po ang kayong mga viewers. Meron pang video, excited nga kami. Bakit naman kabado si PBM? Kami nga excited na sana yung video. Nakatawa naman. Okay, so balikan natin po ito pong si Chrisette Makabayan. Kasi nga sabi ko nga doon sa intro, para po baliktarin ho natin, kasi nga ito pong mga alipores po ni Digong, kung ano po yung kanilang poon, ganun rin po ang kanilang alipores makabayan, Mang Bobodol, Mang Ooto. Kasi nga meron pong nag-comment dito sa ano, sa page po ni Chrisette Makabayan. I think this is 2 days ago. Sabi kasi dito, huwag kayong ano, lahat yun by telepathy. Meron siyang pinaparinggan to makabayan, pero ang nag-reply sa kanya, ito rin po, Marian Ladsiel. Sabi niya, yung salamat PRRD book na in-order ko sa iyo, nasaan na daw? Nag-order daw siya yung salamat PRRD na libro makabayan. Naalala ko yan eh. Di ba meron pong salamat PRRD na libro niyan na ano na ibininta lang makabayan. Isa na po sa nagbinta dito, ito pong si Chrisette Loretta Cho. Sabi niya, May 25 pa ipinadala ng anak ng kaibigan ko yung bayad sa iyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila natatanggap yung libro. Alam ba ni PRRD yung ginagawa mo? Pang ilan kaya ako sa nagoyo mo? Mahiya ka naman. Aantayin ko until the end of the month. Ano na, Chrisette? KLC, ano na? Nanggogoyo ka pala. Tingnan nyo, manggawain na makaabayan. Mahilig po mambudol. Diba, nakatawa talaga eh. Tapos dito po sa comment po, sa baba niya makaabayan, sabi dito, Diyos mio, lahat ba sila ganyan mga goyo? Kapal ng pagmumukha. Soljin, ano na, kung mamintas ka wagas, gawain mo yan. Sabi ba dito ni Balita Kalaman, mahirap talaga magpanggap na alta. Puro pang solicit alam. Tapos nangguguyo pa, trademark ng DDS. I think parang ano, parang ganun makabayan. Kasi napansin ko talaga eh, yung mga DBS, mahilig dito sa mga pangsusulisit, mahilig dito sa mga pambibinta, at saka marami pong mga, na ano sila kanila, parang marami dito mga ano, makabayan na mga DBS na sangkot dito sa mga marapang pabubudol. Napansin ba natin yan? Napakahilig talaga namang budol eh. Mahilig nila manggoy o makabayan. So itong si Chrisette talaga, merong sekreto to eh. Chrisette, anong sekreto? Diba? So ngayon makabayan ko, ipakita ko rin po sa inyo ito pong kung paano ko i-connect itong si Chrisette dito po sa issue po ng hacking. Kasi nga siguro some of you or baka kayo ng lahat makaabayan, alam nyo na po na meron pong na-hack. Ayon po ni Glenn Cañete yata yon na nag-live makaabayan. Si Glenn Cañete. Kasi ang kanyang ano, ang kanyang sa video niya na account, which is meron pong 345,000 pesos makaabayan, simot lahat. Nahack daw ayon po ni Glenn Cañete. So si Glenn makaabayan, I think this is 2 days ago, nag-live siya, talagang umabot ho ito ng almost 10 million po ang views makaabayan. Kasi nga siyempre, nag-viral ito, kasi nga siyempre ito, nadawit po ang pangalan po ng BDO. Talagang pinangalanan niya yung BDO makaabayan, na sabi niya yung pera niyon ay para po sa pang-aral po, pag-aaral ng kanyang anak. Pero ang nangyari makaabayan, yun nga talagang sabi niya, nahack daw, kasi hindi naman siya nag-withdraw makaabayan. At wala siyang account po sa online or yung mga yung card natin, ATM card, or mag-withdraw siya through online, wala. Kasi kapag siya po daw ay mag-withdraw makabayan, yung passbook ang ginagamit. Pero bakit daw nangyari na wala ang kanyang pera? At para po maintindihan natin makabayan, ipakita ko muna sa inyo yung live po, yung live vlog po ni Glenn Cañete. For more details, let's watch this. Hindi ko alam kung ano kayo, paano kong umpisan video. Ang account ng anak ko na hack. Ubus lahat ng laman pang college niya. Hindi ko alam kung paano umpisa. Sabi ng video,
successful daw yung na-connect yung account ko sa online. E samantala, itong passbook na to, passbook lang to, walang online bank. Walang card. Nasakit, ubos lahat. 345,000 nilimas lahat ng hacker. Pakasakit. Tangay. Video baka naman. Nakakaya karo. Sabi. 345,000. Upos. Kaya may nanang video sa akin. Sabi. Hindi na raw makuha yung pera. Successful daw yung nakonik sa online bank. Ngitiin ako yung card na to. Pagkalis to lang alam. Pero ubos. Talagang napakasakit niya, makaabayan. Kasi nga isipin niyo po, 345,000. Tapos mawala lang ganun-ganun na lang. Talaga no, yung dugo at pawis po ang pinuhunan natin dyan. Tsaka siyempre, ilang taon ho yan natin po na pinag-inipo na makaabayan. Tapos ganun na po yung mangyayari. Diba? Sakit talaga niyan eh. So, marami nag-isip ng mga kaabayan, baka daw ito ay inside job. Kasi hindi naman po yung mangyaring ganyan mga kaabayan kung walang tulong po sa loob na mismo ng bangko. Yan po ang ibig sabihin. Yun po, meron kasi nag-comment yan na meron, baka daw ito po inside job. Kasi meron pong comment dito ni Maria Luisa Adorna. Sabi dito, baka daw inside job yan. Imposible naman, passbook, mawala ng pera, mga signature at ID mo dyan hinihingiin bago makalabas ng pera. At over the counter, paano mawalan? Ask mo sa manager ng bangko, mag-file ka ng formal complaint para maaksyonan yan. In short, ang pera mo dapat dyan. So, totoo naman talaga makaabayan. Di ba kapag ikaw po ang mag-withdraw, kapag passbook ang gagamitin, marami nga mga signatures dyan, marami kang fill upan dyan, at saka IDs po makaabayan. Tapos ganun lang po mangyari. So, possibly kasi sabi niya parang na-hack daw. Kasi wala naman siyang ginagamit po na ATM pang withdraw makaabayan. Ngayon, so, i-connect natin dito. Kasi nga, ito pong balita ito, makaabayan. Diba, meron po mga nangyaring hacking. Like, for example, the other day, diba, nadawit dito yung pangalan po ni Art Samaniego, makaabayan. Kilala ba natin si Art Samaniego? Yung lagi pong, yung lagi pong in-interview doon sa Seminay, kapag meron pong issue dito ng mga hacking po sa mga account po ng ng ating gobyerno, like, for example, sa AFP, sa PhilHealth, or whatsoever, basta sa government hacking, makaabayan. Diba, nandyan kagad si Art Samaniego, mag-explain siya. So, meron kasi nangyari dito, meron pong lumabas makaabayan kasi na-trace ito ng mga cybercrime unit kung sino po yung mga hacker ngayon nag-hack po sa AFP, sa PNP at saka marami pang iba makaabayan. Meron pong nadakip po na hacker. Kaya lang, sumabog talaga ang pangalan po ni R. Samaniego kasi sila pala ay konektado po sa Manila Bulletin, makaabayan. So sabi dito na si R. Samaniego daw ang nabigay sa kanila ng go signal at saka nagbigay po ng instructions na i-hack daw nila yung account na yan or yung Facebook account na yan. Kasi daw para daw magagawa ng article, balita, ito pong si R. Samaniego, makaabayan. So ipakita ko muna sa inyo. Ito pong balita po galing po sa press conference po ng NBI at saka sa cybercrime unit, makaabayan. For more details, let's watch this. Actually, we've been tracking them since 2016.
Nag-start kasi ito mga minors noon. Noong naalala nyo, noong 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Na-deface nila yon. And then yung some members ng Global Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy's o Pinoy Lulsec. Nung nasa Pinoy Lulsec sila, ang exploit naman nila, base sa kanilang statement, yung ating Armed Forces of the Philippines. Yung Philippine Army na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy nakasama, even the National Security Council. By 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Belo. So lahat ito nasa extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit. Nung minor pa sila hanggang ngayon na, I think nasa 24, 25 na yung mga edad na mga to. Okay, doon sa mga hackers tayo, yung unang tatlo pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. As a matter of fact, ang ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa ho siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC. Ayaw ko lang po muna ang pangalanan kasi under investigation po yon. Pero doon po siya employed. Yung isa naman, graduating student siya. Ayaw ko hong i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng Pinoy Lulsec. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga banko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga banko na to, kung nag-i-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ho nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack. Kasi yung mga recorded na identity, puro fake. Dahil ho dito yan sa kanilang hawak na mga database. Yung conversation nila during that time was that magkocollate sila ng mga data breach, puro Philippine data. And then, gagawa sila ng sariling database, dadali nila sa dark web, doon nila ibibenta. So, ang clientele nila doon, not only locals, but even foreigners pwedeng bumili doon. Yeah, actually, medyo ayoko magsalita nung sagana ng akin. I would like to quote. Base doon sa extrajudicial confession ng ating mga hackers. Actually, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yun. Okay, so makaabahan ko. Ipapakita ko muna sa inyo, bago ito magbitaw po ng opinion si Ivan, saka analysis natin dito sa issue po ng hacking, kasi meron po ituturo sa inyo. Baka nakalimutan nyo kasi, yung di ba sinabi po, yung nagsabi makaabahan yung spokesperson po ng NBI yata siya, na binibinta nila yung manakuha nila ng mga datas na ano, ng mga hackers po, yung mga white, I'm not sure kung sila pa yung white hat hackers makaabahan, yung nakuha ng mga data from the banks,
ibibenta nila sa dark web, mga kabayan. 'Di ba naalala ba natin 'yan? 'Di ba itunuro ko niyan sa inyo yung tungkol po sa dark web? Kasi nga siyempre, yung web, mga kabayan, kasi napakalaki niyan eh. Yung alam ho natin na kapag marunong ka na gumamit po sa Google, parang feeling magaling ka na. Kapag magaling ka gumamit po ng Yahoo, ng Google, or saman MSN, nung ano pa niyan dyan, yan po ay napakaliit lang po na porsyento sa internet, makabayan. Totoo yan. Diba tinuro ko yan sa inyo? Kasi yung internet world, makabayan, para siyang iceberg. Parang iceberg po diyan sa dagat. Na kung saan, 'di ba, mayroon pong tip diyan sa taas, pero ang dito sa baba, makabayan, napakalaking world po ng internet. So kung let's say kung 3% lang po sa taas, diyan alam natin po yung Google, yung Yahoo, whatsoever sa YouTube or Facebook, whatsoever, makabayan, only 3% lang ho yan sa kabuuan po ng world ng internet. Ang pinakamalaki, makabayan, dito na sa baba, yung tinatawag nila na dark web. Yang sa dark web po, alam ko po dito po sa mga IT na mga enthusiasts, yung magaling dito sa IT, 'di ba ang dark web, makabayan, ang nakapasok diyan yung mga hackers lang po. Diyan sa dark web, nandiyan po lahat ng mga kalukuhan, mga kabayan. Diyan po yung mga bintahan po ng mga illegal. Nandiyan po sa dark web. Diyan po makikita po, alam ba natin yung word po na black market? Diba? Marami ito na narinig po ng black market, pero hindi natin alam po yung black market or saan natin po makikita yung black market. Lepas na po, mga kabayan, dyan po sa mga medyo, siyempre, yung mga may pera-pera talaga, yung mga may kaya ng mga tao, minsan may makita tayo po ng mga items na hindi na po natin po makita sa mga tindahan, saan-saan lang. Diba? Lepas na po, mga kabayan, baka sa dark web niya po nabili yan. Dark web, mga kabayan, napaka sikrete dyan, napakahigpit ng sikrete. Kasi ang nakapasok dyan, order na po natin, only mga hackers lang po. Okay? So, order ko lang po dito. Maraming magagaling po na mga hackers sa Pilipinas. Ang iba, mga mabait, mga kabayan, yung mga mabait, tinatawag po natin nan na mga white hat hackers. Mga mabait lang, yung man trip-trip lang, mga kabayan, parang naging premium lang sa kanila, parang trophy lang sa kanila. Like for example, mag-betting sila, magpostahan sila. Ay pre, kaya ko yung i-hack yan, yung PhilHealth. Bigyan mo ako ng 30 minutes, kaya ko yan. Tapos postahan lang, makaabahan, postahan o yan. Hindi ko sasabihin na yan po ay totoo, ha. Ito lang base po sa inyong narinig. Kasi nga nun, makaabayan, sa totoo lang, meron po akong kaibigan po noon na hacker. Pero hindi ko na alam siya ngayon, makaabayan, nasaan siya ngayon, hindi ko alam. Pero noon po sa college days po sa Ivan, kasi ako po ay IT graduate. Sa IT naman, makaabayan, sa UC Maine, marami rin po mga hacker na mga galing nung time na yun, as in marami, makaabayan. So marami rin akong mga kakilala po ng mga hackers, pero sila po ay mababait. Hindi sila tumitira po ng bangko, makaabayan. Ang tinitira nila, yung pong mga web page, yung pong mga account po noon na mga kung meron silang trip, pero bangko ayaw nila kasi mabait sila, makaabayan. Ang delikado, kapag gagamitin na po nila ang kalang skills, ang kalang kakayahan, kapag bangko lang tirahin, makaabayan, yan ang po ang delikado. Kasi kayang-kaya nila yan. But it doesn't mean, kapag titirahin lang yung bangko, hindi sila yung mag-hack, makaabayan, kundi manguha lang sila mga informations, pero ibibinta nila yan sa malaking halaga dun po sa dark web. So hindi kaya nga under investigation sila tungkol dito sa manakuha lang ng mga datas sa mga bangko, makaabayan, kasi hindi ibig sabihin sila dito yun ang hack. Baka yung mga informations po na kinuha, makaabayan, ibibinta nila yan. So iba po yung mga hack po na kukuha na ng pera, makaabayan. So nagets ba si Sir Ivan? So yan po ang delikado. Kaya nga kinunik ko dito yung pong isyo po ni Glenn Cañete, na kung saan siya nga pala, makaabayan, after po sa live po ni Glenn Cañete, I think mga 10 hours yata ago, tinanggal po ang kanyang video. Dinilit, makaabayan, as in dinilit niya yung video. Umabot na nga ng 10 million yon. Hindi pa kasama po sa mga update po yung nirepost po ng ibang mga vlogger, makaabayan. Mismo rin po ang upload po ni Glenn Cañete, umabot po ng 10 million. Dahil nga umabot po ng 10 million, makaabayan, at talagang nag-viral ho yan, so inaksyonan po kagad ng BDO. So hindi natin alam kung ano ang kasunduan po ng BDO at saka ni Glenn Cañete. Pinatanggal po siguro ng taga-PDO ang kanyang vlog, makaabayan. As in, wala na po yung vlog mismo sa kanyang Facebook account. Wala, makaabayan. So, siya po nag-post doon sa mga nakisimpatsa daw. Sorry daw kasi tinggal daw ang kanyang vlog. Pero nakausap na nila ang BDO at saka inaksyonan daw. Okay na lang, makaabayan. Pero wala siyang sinabi kung sila ba ay binayaran or ibinalik sa kanya itong pera. Hanggang ngayon, makaabayan, tinanong ko po ang kanyang account, yung Facebook account. As of this moment, wala pong sinabi si Cañete na siya ba ay binayaran or ibinalik ba sa kanya yung pera. Basta yun lang ang sinabi niya, okay na daw lahat. Tinanggal niya yung video, yun yung, makaabayan. After that,
Nag-silent na lahat. So walang alam po kung ano ang nangyari kasunod nun. Ngayon, makaabahan ko, ito ang delikado. Kasi nga, di ba, ito si Art Samaniego, di ba, palagi ho itong ini-interview po dun sa SM na makaabayan. So kinunik dito si Art Samaniego dahil po dito sa revelation po ng isang hacker. Iparinig ko muna sa inyo, makaabayan. Ano ba sinasuggest sa'yo ni Art kung ano yung mga website na i-hack? Actually sir, nagsasabi siya na pag may topic kami, mga topic na kung ano, kung yata merong gusto siyang project, imi-mention niya sir na, check mo nga to. Siyempre sir, boss ko naman siya, tapos meron akong gratitude sa kanya kasi siya nagsasasal sa bulletin. Siyempre, nahihirapan ako tanggihan kasi siyempre boss mo yun, tapos may utang na loob ka, kaya gagawin mo. Kahit na alam kong mali. Sinasabi ba niya sa'yo specifically na hinahack niya yung website because gagamitin niyang content yon? Hindi po. Yun po yung napapansin ko. So paano mo siya napansin? Pag may mga may mga breaches po ako, pag sasabi ko sa kanya, gagawin niya po na article. Okay. Pero given na suggestion lang ngayon, bakit hindi mo tinanggihan? Kasi po sir, boss ko siya eh. Siyempre, parang ang rude naman sa boss mo, natanggihan mo yung utos niya. Okay, so under investigation pa po dito si Art Samaniego, makaabayan. So dahil po doon, ito sa statement po ng isang hacker na ang kanyang IT head daw at isang editor, head editor, makaabayan. Kasi nga, di ba si Art yun? Wala namang ibang head editor doon eh. Walang iba doon, editor at saka head IT, kundi si Art Samaniego lang po. So hanggang ngayon, wala pa pong inilabas po ng statement si Art, makaabayan. Bakit ko kinunik dito kay Creset itong si Art Samaniego? Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo na palagi ho itong ini-interview doon sa SM na makaabayan. Si Creset at saka si Art Samaniego, magkaibigan ho yan. Di ba, magkaibigan ho yan, makaabayan. Meron tayong, ebidensya dito, sila po yung magkaibigan. Ngayon, so I assume, kasi nga, doon siya lagi po ma-interview po sa kabilang kampo, makaabayan. I assume, ito pong si Art Samaniego, siya po ay isang DDS, makaabayan. Ngayon, ipinagtanggol siya ni Creset. Ipinagtanggol din po siya ni Jason Sa. Itong bayaran po ng SMS Jason Sa, makaabayan, ang dali po talaga magsalita kapag ganyan. So sabi po ni Jason Sa, makaabayan, "Put siyang governing to, oo, iyong IT editor ng Manila Bulletin, pinangalanan, mastermind, kuno, ng mga hacker kahit hindi idinaan sa tamang proseso ang investigasyon at preliminary hearing." So patari po itong si Creset, makaabayan, sabi ni Creset, sabi niya, "Because everyone involved in the issue is Manila Bulletin affiliated involving MB as well, which is a company I am an editor of." Editor pala ng Manila Bulletin itong si Creset, makaabayan. "I think it's best I won't comment extensively on the issue of Art Samaniego. Ang dami ko sanang kwento dito, pero meron sa mga nasabi, makaabayan, kasi sabi niya, however, this is the question I want to ask. Kasi this is the reason people think it's an attack of Art Samaniego. Bakit pinangalanan nyo sa news na mastermind si Art? But the initial news stories all didn't name the actual hacker. Why protect the hacker? Why name Art Samaniego? Why name him? If we didn't even investigate the veracity of information of the hacker, tapos yung hacker protected, hindi nyo ba muna mamanmanmanan? Hindi ba muna nyo papatibugin? Kung totoo siya nga, bakit hindi nyo pinatawag yung hacker kay Sir Art tapos nakinig kayo to confirm nag-uutos nga siya? Ang basic, di ba? Para pag nahuli nyo, maibidensya nga kayo. Bakit name and shame agad kay Art Samaniego? Anong meron at disununod ang tamang proseso?" So, siyempre, protekta sila kaagad dito kay Art Samaniego, makaabayan. Kasi nga, ulitin ko lang po dito, si Art ay isang DDS, di ba? So, ganun yan eh. Pero siyempre, makonfirm mo yan na taga NBI. Bakit alam nyo po ang NBI or yung Cybercrime Unit? Hindi kasi sila ito magbabanggit po ng pangalan kung hindi sila sigurado. Dahil nabanggit po yung pangalan po ni Art, ang ibig sabihin sigurado sila, makaabayan. Pero under investigation po ito. To be confirmed to, makaabayan. Pero kasi nga, siyempre, yung hacker, umamin siya, pinangalanan niya, makaabayan. So, pinangalanan rin po ng taga NBI. Okay? So, anyways, makaabayan ko, isa tara po natin si Margarita Alunar from Singapore. At saka, hi daw sa kanyang mga anak. At apo na nandyan sa Malaysia. Hi to Marcus Brothers
si Aaron, si Rem, si Samuel at kay Lawrence Cabases. Nandiyan po si Julia, Julia De Vera from Taiwan. Nandiyan po si Maria Medeseplon. Shout out daw sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS or Mormons. Hi to Angelita Holsanger. Nandiyan po si Janelle Nelmida Tablang, Pros Lising, Othello Lem Diesto, Alicia Lee. Nandiyan po si Jimezo Elvi, Gina Jen from the Doha, Qatar, Giselda Langbat, Junits Jax, Helen Martinez, Victor Robin, nandiyan po si Rosalie Cartera, Marcelina Di Guzman, Ben DJ, nandiyan po si Ginag, and hi to Gayatin Esterleta. Okay, so any comments, suggestion, and reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasan yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so anyways, yan po ang ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much! At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo po ang aking pananampalataya ngayon. Dahil kung minsan gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ibinagdarasal ko po ang iyong mapagmahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa kapag binigo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag nagtiwala po ako sa iyo na iligtas ako, lahat ay magiging posible. Sa ngalan ng ating Panginoong si Hesukristo, Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.